Hello mga ka-budget meal at ito na ang ating day 3 sa paglilipat at yan na nga, nakabili na tayo ng sofa. At yan naman po ay maluwag pa naman dito. Okay, maluwag. At magkakaroon tayo dito ng mini table na lang. At syempre, maglalagay tayo ng carpet dyan. Che-check natin yung budget natin, syempre, di ba? Ayan, at bagong-bago yung ating aso pa. At sakto siya doon sa bandang pintuan. Hindi naman siya bumabangga. Ayan, no? Hindi naman siya bumabangga. So, konting kembot na lang to. At ang hirap talaga maghakot mga ka-budget meal. Tingnan nyo naman ang gamit. Napakarami. Ayan. At lagayan natin ng damit. Siyempre di baklas na lang. Kasi pag tayo ay lumipat na tayo dun sa kabilang bahay natin, ay madadala natin yan. Pero pangsamantagal, dyan muna yan. At ito yung ating kwarto. Dito muna ako natutulog kasi wala pa yung ating kama. So ito ay nabili namin sa Shopee. Good na good. Free life. Yan, nabili namin sa Shopee at eto na. Ito yung problema ng folding bed na to. Lumabas na yung buto. Ayan o. Pero okay pa naman. Talagang nakakahiga-higa pa naman tayo. Ayan, dyan natin ilalagay siguro ang ating kama rito dahil sa kami ay lima, tatlong bata at dalawang adult. Siguro po pwede na dito yung double deck. Maglalagay tayo ng double deck dyan mga ka-budget meal. Che-check natin kung okay. Che-check natin lahat. At yung ating aircon, yan na nga, naka-install na. Yung dual inverter ng LG. Ayan. Wala, hindi di pa nag-PPM. Ayan, at eto na. Antay-antayin nyo na lang yung part 4. At dadali namin dito yung rep. Doon natin ilalagay. Siyempre, yung ating rep ay Samsung na kasya lang doon at mag-fit doon. Hindi naman siya bago kasi yun na po talaga yung aming gamit. Kasi maganda yung rep ng Samsung na inverter. Yan. So, yan yung mga magiging update namin sa inyo. Tsaka yung double deck, che-check natin. Yung height nito, susukatin natin sa next vlog kasi nga wala akong dalang metro ngayon. Ayan, at yung ilaw natin, hindi ko alam kung ano to. Libre lang to na may-ari, pero papalitan din natin yan. Pagagandahin natin to. At dito maglalagay tayo ng cabinet dito. Siyempre, para meron tayong lagayan ng gamit. Sabi naman po na may-ari, kapag kami ay lalayas na dito, ay po pwede rin naman namin bit-bitin yung aming mga ilalagay ditong cabinet. So, kailangan natin dito yung po pwedeng baklasin. Okay? Kaya yan, po pwede siyang di tornilyo na lang. Ayan, hinihingal ako kasi inakyat ko yung mga gamit kasi nga nasa taas tayo. At dito, hindi ko alam kung paano ko maglalagay ng cabinet dyan. At eto, siguradong meron tong kuryente rito. So ngayon, gagamit tayo ng Bosch na pang-detect ng kuryente tsaka bakal. Titingnan natin. Baka mamaya makahagip tayo ng kuryente. Napaka-delikado nun mga ka-budget meal. Kaya kailangan natin yun. Napaka-useful nun. At dito naman, gagawa na lang din natin ng paraan kasi may-ari. Wala na raw yatang budget. So, antay-antay lang daw. Papagawa raw nila. Hindi ko alam kung kailan. Pero for now, siguro po, pwede natin lagyan muna ng cortina yan. So, sa mga sliding window naman, wala naman pong problema kasi meron naman siyang screen. Ayan. Meron siyang screen. Para at least, pagdating ng hapon, malakas na po yung hangin dito, ay po pwede nyo na siyang buksan yung ating mga sliding window para yung fresh air pumasok. Kasi nga po, mapuno pa naman din dito. Okay? Mapuno pa. Ayan o, sa paligid. Mapuno pa naman. Kaya yung hangin dito, makakasigurado tayong fresh.
At dito naman po sa may kalsadang ito, wala naman po gaanong dumadaan. Kaya wala rin tayong maamoy na usok. Ayan o, wala talaga as in. Madalang. Siguro yung mga taga dito lang po ay yun lang po ang mga nagdadaan dito. Kasi banda ron ay dead end na eh. Dead end na. Paano siya eh? Pa letter C. Yan, pa ganun. And then palabas na po yun. Okay, mga kabudget, hinihingal talaga ako. Kaya magkita-kita tayo sa next vlog natin, which is the part 4 o day 4 ng ating paghahakot. Paano mga kabudget meal, hanggang dito na lang. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ni kayat namin kayo na mag-subscribe, mag-like at mag-share. Ayan. At syempre huwag niyo rin pong kalimutan na pindutin yung bell button para always kayong updated. Lahat kasi sinusubukan natin kung kasya ba ang 5 tao dito sa gantong kaliit na bahay. Ayan. At least magkakaroon kayo ng idea pati po sa mga gamit. Ayan. Magkakaroon kayo ng idea sa may design. Yun po talaga ang hangad ng ating channel. Yung makita nyo po yung mga design at yung mga gamit, di ba? At kung kakasya ba ang 5 katao sa gantong kaliit, which is the 16 square meter modern house. Yan, para sa akin, modern house na siya kasi naka-sliding window na siya eh, no? At naka-tiles. At merong magkakaibang tiles sa CR, di ba? Ganun naman ang pinaka-latest ngayon. Kaya lang yung toilet natin na pag-iwanan. Pero titingnan natin kung kaya natin palitan. Diba? Paano po? Hanggang dito na lang at see you sa next vlog.